Magandang araw po sa inyong lahat at muli salamat uli sa kay Pastor Let Naba, IBC Naga, sa pagkakataon na tayo makapag-share ng salita ng Panginoon. Basahin muna po natin sa Isaiah chapter 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall be prosper in the thing where unto I sent it. Tayo po'y manalangin. Abba Father, God of Israel, maraming pong salamat sa privilege na ma-share muli ang iyong banal na salita. Tulungan niyo pong iyong lingkod, bigyan niyo ng karunungan, at salamat po sa ministry ng IBC Naga, kung saan sa pamagitan ng 7 minutes devotion ay naisishare po ang banal na salita mo. Kapalaan niyo po ang iyong lingkod, bigyan mo ng karunungan. Salamat sa iyo. We pray for the peace of Jerusalem, salvation of the Jews and the Gentiles. Amen. Alam niyo po, sa panahon ngayon ay patuloy tayong manalangin na ang revival sa mga churches, sa mga lugar, probinsya, mga cities ay magpatuloy sa mga bayan-bayan na magkaroon ng tinatawag na spiritual revival, spiritual awakening, spiritual desire, continual craving and desire, no? Mawala po yung spiritual dryness, spiritual coldness, or spiritual stagnant or stagnancy. Sapagkat, alam niyo po, maraming mga members o kapatiran na come and go sa church, no? Yung sinabing come and go ay sila ay darating, tapos mawawala, darating, mawawala. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga believers na kahit anong pagsubok, kahit anong testing na naranasan, minsan kagipitan ay nananatili. Kaya we really salute all the believers, mga followers ni Jesus Christ na hindi po natitinag kahit ano po ang mangyari. Sapagkat maliwanag po ang sabi ng Bible dito na ang salita ng Panginoon ay hindi po babalik ng walang kabuluhan. At kapag may salita tayo, mayroon tayong salita ng Diyos, number one, there was always excitement. Merong excitement. Andun yung excitement, andun yung desire mo, no? Andun yung pagnanasa mo na lumago, no? Sabi nga po sa Colossians, no? Chapter 2, no? Titingnan na natin. Sa Colossians chapter 2 verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kailangan po natin mga believers na ma-establish ang faith niya, solid, no? Merong stability. So, at ang sekreto niya na excitement mula sa kanyang salita. Pangalawa pa, there is a word of God for edification. Pag sinabing edification, improvement, merong enlightenment, merong development, no? Nagpapalakasan, no? At makita natin sa isang church na kapag dumalo siya ay lumalakas siya, hindi siya nanghihina. Pag nakita niya ang kapwa na kapatiran, nai-inspired siya. Hindi yung pag nakita niya ang kapatiran ay nanghihina siya. So, yun po ang tunay na revival, no? At ang pangatlo, kapag mayroong salita ng Diyos, he personally or they personally encountered the work of the Holy Spirit. Di ba? So, tatlo yan. Merong excitement, may edification, at merong personal encounter with the Holy Spirit. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang halaga ng salita ng Panginoon. Kaya huwag tayong titigil, i-share ang Word of God, i-plan ang Word of God, i-send ang Word of God, at
tuwing mangyayari yan, ay may mangyayari sapagkat ito'y very powerful, Hebrews 4:12. At higit sa lahat, hindi lilipas at hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tuloy lang mag-share ng Word of God, tuloy lang mag-share ng Gospel, at ang Panginoon na po ang siyang magpapalago sa atin. Maraming pong salamat sa inyo, at alam niyo, itong 7-minute devotion na ito ay napakahalaga. Patuloy niyo kaming ipag-pray dito sa Toronto, Canada. Noong Sunday po ay nagkaroon ng off-site Sunday service. Meron pong dalawang na-save, at ginanap po namin yung worship sa labas po sa park. Kasi hanggat summer, sabagat ilang buwan na naman ay winter na naman. Kaya salamat po sa prayer and partnership. Salamat sa IPC Naga, Pastor Let, at sa lahat ng mga pastor, mga missionaries na nakikinig sa akin, at sa mga viewers natin, marami pong salamat. Naway patuloy nating pangaral ang mensahe ng kaligtasan at ang mabuting balita. Maraming pong salamat. Tayo pong manalangin. Maraming salamat, O God of Israel. Salamat sa kapangyarihan na binigay mo upang ang iyong salita ay patuloy namin ma-share. Bigyan mo kami lagi ng excitement sa puso, at patuloy kami matuto, at higit sa lahat, personally ma-encounter namin ang iyong banal na, ang banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So salamat po ng marami, at may the Lord of God continue to bless us all. Blessing upon blessing. Shalom, shalom, shalom. God bless us all.